Guys, huwag niyong kakalimutan na April 15 na ngayon. Pwede na kayo gumamit or mag-register sa Etravel Departure Card kapag pabalik na kayo sa ibang bansa. Pero guys, pwede niyo pa rin gamitin yung paper-based departure card hanggang April 30. Dahil simula May 1 pa naman ito, tuluyang aalisin. Panoorin niyo ito. Sa mga nagtatanong kung panglahata na daw ba ang Etravel Arrival Card at ang Etravel Departure Card, ang sagot dyan ay yes guys. Panglahata na, mapa-foreigner man, Filipino, OFW man, or turista, kailangan lahat mag-register sa Etravel Arrival Card at sa Etravel Departure Card kapag palabas naman sa bansang Pilipinas. At sa mga hindi naman marunong mag-register sa Etravel Arrival Card at sa Etravel Departure Card, ay may magkaibang video akong ginawang step-by-step guide para mas madali niyong makuha na ilalagay ko yung link sa description ng video na ito. At nabanggit din doon ang mga requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa para sa mga kapwa natin OFW.